Sorry kung hindi ako pumasok bilang iyong trabahador. Dahil... Atlem, nagsalita na sa di pagpapakita kay Diwata at di pagpasok sa Diwata Pares Overload. Maalala nga nitong February 7 nang kunin ni Diwata si Atlem sa kanyang Diwata Pares Overload bilang tugon sa hiling ng mga netizen. Guys, di ba sabi ko nga kay Atlem dati, kung gusto niya magtrabaho, kukunin ko siya dito. Kung ano lang naman yung trabaho dito sa parisan ko. So, magligpit-ligpit lang, ganyan. Magtanggal ng mamangkok, magpunas ng lamisa. Ganun lang naman kadali ang trabaho dito sa Diwata Pares Overload, no? Ang sabi ko sa kanya, kung willing siya, willing ko siyang tulungan at kunin para magtrabaho dito sa akin. So, nandito na siya ngayon, magtatrabaho daw. Hi guys. Totoo na ba yan? Ito ang simula ng bagong bukas. At para tulong na rin sa kanya ay mas pinasaya pa ni Diwata si Atlem nang bilhan niya ito ng bagong cellphone upang magamit at makontakt nila ang isa't isa. Ngunit makalipas lang nito ay nag-update na rin sa kanyang TikTok account si Diwata at sinabing di na raw ito nagpakita sa kanya at di tumupad sa kanilang napag-usapan na magtatrabaho ito sa kanya. At sa isang TV program kung saan naimbitahan si Diwata ay sinabi niya na nga rin ang tunay na nangyari. Para lang din doon sa mga nagtatanong kung anong nangyari kay Atlem. So binili ko siya ng cellphone tapos after sa Pasay Mall kami bumili. After nang binilihan, hinatid ko na siya, papunta na sana na kami sa tindahan ko kasi mag-umpisa na nga kami. Sabi niya, uwi daw muna siya doon sa bahay nila, may kukunin lang siya, tapos pupunta na lang siya doon sa tindahan. Oo. So Buendia, nakasasakyan kami, dala ko sa sasakyan ko, papunta sa tindahan, nagpababa sa Buendia, hindi na siya bumalik, hindi siya nag-duty sa akin. So yun po yung update kay Atlem. Nakarating naman agad dito kay Atlem at nagsalita na rin siya tungkol dito. Sorry kung hindi ako pumasok bilang iyong trabahador. Dahil hindi ko kaya yung napakadali po ng trabaho. Totoo lang. Napakadali. Matatanggal ka lang ng plastic sa kung saan. At saka wala akong gagawin dahil hello lang ako sa mga mga habampi ang takot yan. So yung ko sila ang sarap. Extra income din. Yung yan eh. Lahat lang yun. Hindi ko kaya. Kumako po ay papasok si ate. Kailangan ko po yung trabaho na yun. Kailangan ng bawat isang magtrabaho. Okay. Pero dahil po, ang lugar ng lokasyon ng Diwata's Overload Pares ay nasa kalagitnaan po ng parang Burol, malapit. Dulo po yan ng Senado, papunta po ng MUA. Ito po ay open air, no? Open. Walang bubong, napakainit. Sa mga nagpapaaway sa aming dalawa, na nagpapaaway sa aming dalawa, hindi ko sasagutin ang mga walang kakwenta-kwenta ninyong mga patutsada. Ako, hindi man ako pumasok sa overload. Hindi ibig sabihin, iniwan ko si ate. Hindi ibig sabihin, wala akong kwentang tao. Hindi ibig sabihin na naloloko ako. No, hindi yung ganon. Sa ngayon ay wala namang sama ng loob si Diwata sa kanya. Ang kanya lang ay naibigay niya yung tulong na para sa kanya at hindi na niya pipilitin pa si Atlem na magtrabaho sa Diwata Pares Overload. Hindi ba sinabi ko na hanggat kaya kong tumulong, kung kaya ko naman, saka... Diba, wala na kasi tayo magagawa kung yung taong gustong tulungan natin, ayaw tulungan yung sarili nila. Kung anong gusto nila gawin sa buhay nila, wala na po tayo magagawa doon. Kasi ako naman yung part na gusto ko sana makatulong, so ginawa ko naman, kaya lang sila yung ano. Bumalik na rin sa kanyang dating pinagkakakitaan si Atlem bilang isang street performer at deadma sa mga isyong binabato sa kanya. Hindi na po kayo, hindi na makikitaan po ako ha.